Magandang araw po sa ating lahat. So, sa oras pong ito, sama-sama nating awitan at papurihan ang ating Panginoon. Sa ating lahat. And sa araw na ito, patuloy nating purihin ang ating Panginoon. And tulad nga ng aawitin natin na sa dulo ng mundong ito, sa buhay na ito, wala tayong ibang i-declare at papupurihan kundi ang pangalan lang ng ating Panginoon. Kaya sama-sama natin siyang awitan.
isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At alam ko po, kanina ay itong araw pong ito ay sineselebrate po natin yung Pasko. At naniniwala po ako na ang bawat isa no, ay talagang na-enjoy yung araw na ito sapagkat ito po ay araw ng Kapaskuhan na kung saan ay sineselebrate po ng buong mundo yung pong araw ng kapanganakan po ng ating Panginoon. Although wala pong nailagay sa Bible kung talagang iyan po ay December 25, pero yan po ay atin pong kinagagalak dahil po mayroong isang sanggol no, na ipinanganak doon sa isang sabsaba na kung saan ay naging isang pangako po yan. Na yan ang ating pag-uusapan po sa gabi pong ito. So, bago po ang lahat, tayo muna po ay saglit na lumapit sa ating Panginoon at tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po dahil itong araw na ito, Panginoon, ay amin pong ginugunita ang araw, Panginoon, na kung saan, o Diyos, ay mayroong isang sanggol na ipinanganak na naging tagapagligtas po ng buong mundo, na kung saan, Panginoon, ay kabilang po kami doon, God, sa nakatanggap noong ipinangako mo, Panginoon, na kaligtasan po sa bawat isa. At ngayon po, Panginoon, ito ang aming tatalakayin sa gabing ito at hayaan mo po na maging pagpapala, Panginoon, ang iyong mga salita, o Diyos, na aking pong ibabahagi sa iyong mga anak, Lord God. Salamat po. Ito ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. So, purihin po ang ating Panginoon dahil yung topic po natin ngayong gabi is about we are celebrating His promise. Yan. Tayo po ay nagsiselebrate doon sa pangako po na ibinigay po ng ating Panginoon mula po doon sa lumang tipan ay itinupad-tinupad po ito noong ito'y nasa bagong tipan. So, ngayon po ang ating text ay pag-ating pong babasahin sa 1 Kings chapter 8 verse 56 at ito po ang nakalagay. Praise be to the Lord who has given rest to His people, Israel, just as He promised. Not one word has failed of all the good promises He gave through His servant Moses. So purihin po ang ating Panginoon. At ito pong pangako na to ng ating Panginoon, mga kapatid, no, ay isang pangako na kung saan ay ito ay kanyang tinupad. At sabi po dito, maging doon sa lumang tipan ay ipinangako niya ito, no, na ang pangako po ng ating Diyos, no, na mayroon pong kapahingahan na ibibigay po sa kanila, so sa bansang Israel. At sabi po dito, not one word has failed of all the good promises. Praise God for that, no? Wala pong nagmintis na pangako po ang ating Panginoon, even doon po sa lumang tipan. So, mayroon na po bang nangako sa inyo na nag-fail po sa inyo? Actually, ang mga pangako po ng tao ay napapako. Pero salamat po sa ating Panginoon sapagkat ang pangako ng ating Panginoon ay hindi po nawawala at hindi po nawawala ng kabuluhan. He gave through His servant Moses. Mga kapatid, so tingnan po natin ngayon, no, ano ba yung mga pangako ng ating Panginoon na dapat po natin i-celebrate sa araw na ito na kung saan kanina po ang bawat isa ay alam ko na nagkaroon po ng talagang celebration at ang mga mananampalataya ng ating Panginoon ay kabilang dito na nagsiselebrate. Bakit po? Sapagkat Christmas season is a season for remembering the promises of God. Praise the Lord. Yung pong Christmas, although wala pong binanggit no sa Bible na exactly na 25 po yung talagang araw ng kapanganakan ng ating Panginoon. At ito minsan yung parang pinagdidebatehan ng ibang mga religion no, na sinasabi, wala namang inilagay sa Biblia na 25 ipinanganak yung ating Panginoon. Ano pa man po yung kanilang sinasabi at sasabihin, we as Christian, we are celebrating the promises of God sapagkat mayroon isang sanggol na ipinanganak doon sa sabsaban. At ang reason po noon ay para po ibigay yung kaligtasan sapagkat siya po yung ipinangako sa atin na magiging tagapagligtas at hindi po nanatiling baby ang ating Panginoon doon sa sabsaban. So,
out of the promise that He gave, no? Out of the promise that He gave, the most important is the sacrifice of His only Son, and that is Jesus Christ. Advent season is a time for preparing for Christ's birth, no? Today, we celebrate Christmas. Ito po ang nakalagay doon sa Luke chapter 1, verse 45. Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill His promises to her, because God is faithful in His promises. 1 Corinthians chapter 1, verse 9. So, ang araw po ng Kapaskuhan, mga kapatid, ay ito po ay panahon ng celebration po natin, sapagkat dito po natin kinikilala, o ito yung ating inaalaala, na mayroon pong tagapagligtas na ipinanganak at walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sumapalad po tayo sapagkat yung pangako po ng ating Panginoon mula po doon sa lumang tipan hanggang sa panahon po natin ngayon ay tinupad po ito ng ating Diyos. At ito po ay napakinabangan ng bawat isa sa atin, sapagkat bakit ko ito nasabi? Dahil ngayon, mayroon po tayong tunay na kaugnayan sa Panginoon at binigyan po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na masumpungan tayo ng tagapagligtas natin at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga po dito, God is faithful in His promises. Kagaya po ng binabanggit ko, mga kapatid, ang pangako po ng tao, minsan ito po ay napapako. We are celebrating His promises because, mga kapatid, ano po yan? Number one is God is faithful to His promise in the Old Testament, no? Makikita po natin dyan sa 1 Samuel chapter 2, verse 1 hanggang 10, no? Medyo mahaba-haba po yan, kaya hindi ko na po yan babasahin. Pero kung mayroon po kayong mga Biblia, pakibasa niyo po yan, sapagkat yung ating Panginoon po tapat ang kanyang pangako even to the Old Testament. Bakit po? God has given a promise to Abraham, Isaac, Jacob, Moses, Joshua, David, and Solomon. So God fulfilled all the promises that He had made. Pinulfilled po yan ng Panginoon, tinupad ng ating Panginoon yung kanyang pangako mula po doon sa lumang tipan na binanggit ko yung mga pangalan dito po sa akin pong ibinabahagi sa inyo, mga kapatid. Sa lumang tipan po ay pinulfilled ng ating Panginoon yung kanyang mga pangako. Mula sa lumang tipan, God fulfilled all the promises that He had made. Pinangako po niya yan, kaya nga nararanasan po natin yung mga pangako ng ating Panginoon. Ano pa po? God fulfilled the promise He had made to Hannah. So alam na alam po natin, di ba? Ipinangakuan po ng ating Panginoon si Hannah na ikaw ay magkakaroon ng isang supling, no? Isang supling. So that is the promise of God doon kay Hannah. Ano ba ang ipinangako po ng Panginoon sa iyo at sa akin na hindi tinupad ng Diyos? Mayroon po bang pinangako ang Panginoon na pinangahawakan natin na hindi po tinupad ng ating Diyos? Mayroon po siyang pangako, no, na hindi pa ito nangyayari. Alam niyo ba po kung ano yung pangako na yon? Yung kanyang muling pagbabalik. At yun ang inaantay ng bawat isa sa atin. Yun yung kinasasabikan natin na mga mananampalataya na ang pangako ng ating Panginoon, siya po ay babalik para kunin ka, kunin ako, at kunin po ang kanyang mga anak na tagasunod sa kanya, at dadalhin tayo doon sa piling po ng ating Panginoon. Yan po yung pangako ng Diyos na hindi pa niya natutupad sa bawat isa sa atin. Yung kaligtasan po, no, na ibinigay ng ating Panginoon, nanampalataya tayo doon sa kanyang pangako, na ang sinabi po ng ating Panginoon, ang sino mang manampalataya sa kanya ay magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. Ang pangako ng ating Panginoon, tayo po ay kanyang pinaganda ng matitirahan doon sa langit na bayan.
Yan pong mga pangako na yan ay ating inaangkin, na ito po ay ibibigay ng ating Panginoon. Kaya nga po tayo mga kapatid, di ba nagpapatuloy po tayo sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Even mayroon po tayong mga sirkumstansya na pinagdadaanan, may mga struggle tayo na pinagdadaanan, hindi po tayo magtatagal dito sa ating ginagawa na pagsunod sa ating Panginoon kung yung mga pangako ng Panginoon ay hindi niya tutuparin. Kaya tayo po nagpapatuloy sa ating pagsunod sa ating Panginoon because alam po natin, no, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya, na ito ay tutuparin ng ating Panginoon. Kaya nga, hanggang ngayon ay patuloy po tayong sumusunod sa ating tagapagligtas. So, si Hannah, pinangakuan po siya ng ating Panginoon. Kaya walang dahilan. Sabi nga, si Hannah po ay nanalangin sa ating Panginoon. My heart rejoices in the Lord. In the Lord, my horn is lifted high. My mouth boasts over my enemies. For I delight in your deliverance. Yan po pangako ng Panginoon kay Hannah. There is no one holy like Lord. There is no one besides you. There is no rock like our God. Do not keep talking so proudly or let your mouth speak such arrogance. For the Lord is a God who knows and by Him deeds are way. The bows of the warriors are broken, but those who stumbled are armed with strength. Those who were full hired themselves out for food, but those who were hungry are hungry no more. Praise the Lord. She who was barren has borne 7 children, but she who has had many sons pines away. The Lord brings death and makes alive. Praise the Lord. He brings down to the grave and raises up. The Lord sends poverty and wealth. He humbles and He exalts. He raises the poor from the dust and lifts the needy for the ash heap. He sets them with princes and does them inherit a throne of honor. For the foundation of the earth are the Lord's. On them He has set the world. He will guard the feet of His faithful servants, but the wicked will be silenced in the place of darkness. It is not by strength that no one prevails. Those who oppose the Lord will be broken. Praise the Lord. The Most High will thunder from heaven. The Lord will judge the ends of the earth. He will give strength to His King and exalt the horn of His anointed. Mga kapatid, that is the promise of God, no? Dito po sa lingkod ng ating Panginoon, isa po siyang barin. Siya po isang baog. Pero pinangakuan po siya ng ating Panginoon na magkakaroon po siya ng anak, di ba? Siya yung magbibigay ng lakas sa kanya. And praise God for that, mga kapatid. Nakita po natin na tinupad ng Panginoon yung pangako niya kay Hannah. At kung ano man yung pangako ng Panginoon sa'yo, iangkinin mo na ang Diyos ay gagawa at tutuparin niya ang pangako niya sa bawat isa sa atin. So purihin po natin ang ating Panginoon sa pagkatunay po na napakabuti po ng ating Panginoon. Like Hannah, we can also praise God for all His promises. Amen po mga kapatid, katulad po ni Hannah. Kaya po natin magpuri sa Panginoon, kaya po nating sumamba, kaya po tayo nagagalak, nagpupuri sa ating Panginoon because of His promises for us, dahil ang Diyos natin po ay tapat sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoon. At sabi nga po sa pangalawa, God is faithful to His promises in the New Testament. So makikita po natin yan sa Luke chapter 1 verse 39 hanggang 41. At the time Mary get ready and hurried to a town in the hill country of Judea where she entered Zechariah's home and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, ano pong nangyari? The baby leaped in her womb and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Nangako po kasi ang ating Panginoon dyan, no? Na mayroon pong isang sanggol, no? And that is our Lord Jesus Christ. The greatest promise that God gave, alam nyo po ba mga kapatid kung sino, was His Son, Jesus Christ. Purihin po ang ating Panginoon. Yung pinaka-greatest promise po ng ating Diyos, mga kapatid kong mga taga-MMIM, ang pinakadakila
na ipinangako ng ating Panginoon and sineselebrate po ng buong mundo ngayon. Walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na Panginoon ko at Panginoon ng bawat isa sa atin, na ipinanganak at namatay siya sa krus, no? Sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay na magmuli at ipinaghahanda ako ng matitirahan doon sa langit. So yan yung pinaka-greatest, no, na promise ng ating Panginoon. From this man's descendants, God has brought to Israel the Savior, and that is Jesus, as He has promised. As He promised, no, mga kapatid, yan po ay pinangako ng ating Panginoon. And let us believe in God's promises and truth and turn it into celebration. No, tayo po ay manalig na yung pangako ng ating Panginoon na tagapagligtas na ibinigay po sa sanlibutan na sineselebrate ngayong araw na ito, ang araw ng Kapaskuhan. Let us celebrate the promises of God in our life today, no? Dahil mayroong isang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. And let us celebrate the promises ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, no, dito po sa atin pong ano, sa pangatlo pong point natin, God's promises through faith. Nangako ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 29 and 14, no, medyo mahaba-haba po yan mga kapatid. So by faith, the people passed through the Red Sea. So alam po natin yan, no, na sa pamamagitan ng ako ang Panginoon ng pananampalataya sa bawat isa sa atin, na yung faith po na nilagay na ng Panginoon sa atin, even to the point mo doon sa Red Sea, sa mga Israelita, ano ang pangako ng ating Panginoon, di ba? Hindi sila iniwan, ipinabayaan man ang ating Panginoon. In the midst of the storm na kanilang kinaharap mga kapatid, kahit kailan, hindi po sila pinabayaan ng ating Panginoon. Nandoon ang Panginoon sa gitna po ng mga pagsubok na kanilang dinaanan. Nakatawid ang mga Israelita doon sa dagat na yon, sa Red Sea na yon, yung dry land po na tinawid nila. Pinatuyo ng Panginoon yung pong lugar na yon. So makikita po natin yan. Diyan po sa text na aking binibigay po ngayon. So, alam po ng bawat isa sa atin na ang ating Panginoon sa bawat pangako na kanyang binibitiwan, tiyak na ito po ay gagawin ng Diyos kung ano ang mabuti, sapagkat sabi nga po, in the midst of trials na mayroon po tayo, ang pangako ng ating Panginoon, anak, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Through faith, no, na-conquered nila yung kingdoms, na-administered nila at na-gain po nila yung promise ng ating Panginoon, di ba? Yung pangako ng ating Panginoon. At the end, no, hanggang sa huli, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng kalakasan, bibigyan kita ng lakas upang malagpasan mo ang bawat pagsubok na mayroon kang pinagdadaanan. There were others who were tortured, refusing to be released that day so that they might gain an even better resurrection. Some faced jeers and flogging and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They were sawn in two. They were killed by the sword. They went about in sheepskins, no? Alam natin yan, yung mga lingkod ng ating Panginoon, na persecute po sila, na mistreated po sila. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and in holes in the ground. These were all commended for their faith, no? Sa pamagitan ng pananampalataya nila. Yet none of them received what had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. So nakita natin, no, that we are encouraged to believe in the word of God and to depend on it, because God is faithful in His promises. God's promises assures us to remain steadfast in the midst of trials and tribulations, mga kapatid. So nawa po sa ating pagtatapos, mga kapatid, ang Panginoon, we can celebrate His promises. Bakit? Because God
never failed to fulfill His promise to us. Amen po, mga kapatid. So, nawa po ngayong gabi, mga kapatid, yung salita ng Panginoon, yung pangako ng ating Panginoon, panghawakan po natin ito sapagkat ang pangako ng ating Panginoon, tiyak na ito ay tutuparin niya sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon at maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo pong muli ay dumulog at lumapit po sa ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi pong ito, Lord, na kung saan, Panginoon, ay amin pong sineselebrate, Lord God, yung araw na ito na kung saan, Panginoon, ito ay isang pangako mo, Panginoon, sa buong mundo na mayroon isang tagapagligtas na ipanganganak, Panginoon. At ang pinakadakilang pangako na inyong ipinangako, Panginoon, sa amin ay yung pong mayroong isang Diyos na nagbigay ng kanyang buhay para po sa kaligtasan po ng napakarami, Panginoon. As we, Lord, as we celebrate, Panginoon, sa araw na ito ng Kapaskuhan, although kaninang umaga, alam ko, Panginoon, na marami po ang mga anak mo, Panginoon, na nanambahan, nagpuri, nagpasalamat, Panginoon, dahil ni-celebrate po yung Christmas na ito, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na hindi lamang po namin naramdaman yung kagalakan, kasiyahan, dahil mayroon kaming mga natanggap na mga regalo o ano paman, Panginoon, kundi Lord, ang maging kagalakan ng puso namin ay yung selebrasyon na kung saan, Panginoon, ay mayroong tagapagligtas na ngayon po, Panginoon, ay amin po, Lord God, tinanggap yung pong pangako mong kaligtasan sa bawat isa sa amin. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, Lord God, at patuloy, Panginoon, na ingatan niyo po ang mga kapatiran kong ito, Panginoon. Samahan mo po sila, O God, Panginoon, sa kanilang buhay, at Ikaw, Lord, ang maging lakas nila, Ikaw ang maging gabay nila, at Ikaw din po, Lord, ang maging protection ng bawat pamilya na mayroon po ang aking mga kapatid, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga anak mo sa gabing ito. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen, and amen. So mga kapatid, mayroon po akong mahalagang announcement sa inyo pong lahat. At ito po ang pinaka-last no Sunday ng atin pong online service po pag-araw po ng Linggo. So ang isa sa mga reason po this coming year ay wala na po tayong online ng Sunday service po. Sapagkat ang lahat po ng mga taga MMIM ay mayroon na po face-to-face na ginagawa po, no, pag-araw ng Sunday. So, ang lahat po ay siyempre inaanyayahan ko na kung kayo po ay dati ay nakagawian niyo po, no, na nasa online lang kayo uma-attend, no, ng inyong Sunday service. Ngayon po ay ini-encourage ko yung buong MMIM, no, dahil ang bawat mga churches ng MMIM ay mayroon na pong pananambahan at face to face na po ito. So nawa po lahat kayo ay makiisa sa araw po ng Linggo ng pagtitipon at pagdiriwang at pananambahan po natin sa ating tagapagligtas. So yun po yung aking mahalagang announcement at nawa po ay naging pagpapala po sa ating lahat yung ating online services na ginagawa po every Sunday po. At gusto ko pong i-grab ang opportunity na ito na pasalamatan po ang lahat ng mga pastor na naging bahagi po sa online service po natin dito po sa atin pong sa atin po sa MMIM. Kaya pagpalain po kayong lahat, mga pastor, ako po ay taos puso na sumasaludo sa inyo at nagpapasalamat sa ating Panginoon at sa inyo po na naging bahagi po kayo ng ating online service pagdating po ng Linggo. So purihin po ang ating Panginoon and God bless po sa inyo. Merry Christmas po and advance Happy New Year po sa inyong lahat. Every trap I see you go.
tuwagan.